good evening to all the viewers of Give God the Glory Ministry. First of all, I would like to thank the Lord and Pastor Elden and Sister Helen Villarin for giving me this great opportunity to share the Word of God. Una sa lahat ay tayo po ay manalangin. Praise God. Ibigay natin sa Panginoon ang papuri at hingin natin ang kanyang gabay sa gabing ito. Praise the Lord. Maraming salamat po sa opportunity ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na muling pag-aralan ang iyong mga salita at muling saliksikin ang hiwaga ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay gabayan mo lamang ako, itago mo po lamang ako sa iyong likuran at ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan. And we bring back all the praises and glory in your mighty name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay magdadala ng salita ng Panginoon sa topic kong Be Courageous. Praise the Lord. And let us open our Bible in the book of Joshua chapter 1 verse 7. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po rito, mga kapatid, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Praise the Lord. Hallelujah. And mga kapatid, ano nga ba yung meaning ng be courageous? Praise the Lord. Kunin po natin sa dictionary ang kahulugan ng be courageous. Praise the Lord. Ang sabi po sa dictionary, praise the Lord, not deterred to danger or pain. Praise the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, brave, maging matapang. Praise the Lord. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa Biblia, 365 days, we have 365 days a year, at 365 times niyang sinabi sa Biblia na fear not. Sa bawat araw na tayo ay matakot, ay meron pong katumbas ng salita ng Panginoon na fear not. Araw-araw, hindi pwedeng hindi tayo matakot. At ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Fear not, for I am with thee. Remember, mga kapatid, that the Bible also says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo, mga kapatid, ay hindi maiwasan ang matakot. Minsan, mga kapatid, takot tayo sa future. Takot tayo sa takot tayong magutom, takot tayong mawalan. Praise God. Hallelujah. Pero sa mga oras na ito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, fear not. Fear not, for I am with thee. Huwag tayong matakot dahil kasama natin ang ating Panginoon. Lagi siyang naririyan. Praise the Lord. Hallelujah. At ang sinabi niya rin, mga kapatid, hallelujah, sa Revelation chapter 21, verse 8, but the fearful and unbelieving, kaya pala sinabi ng Panginoon dito, mga kapatid, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ang mga duwag pala, mga kapatid, ay meron pong bahagi sa dagat-dagatang apoy. Kaya na sinabi ng Panginoon kay Joshua na maging matapang ka. At ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa gabing ito. Be thou courageous. Praise the Lord. At sinasabi niya rin araw-araw sa salita niya, fear not, for I am with thee. Kinakailangan maging matapang tayo na humarap sa lahat ng pagsubok.
Maging matatag tayo, maging matapang tayo, praise the Lord, hallelujah, dahil hindi maiwasang daanan natin ang mga bagay na yan. Yes, hindi tayo pinaiiwas ng Panginoon, hindi tayo dinadal ng Panginoon sa magandang buhay palagi. Dumaranas po tayo ng iba't ibang pagsubok. Praise the Lord. Ang sabi nga sa James chapter 1 verse 2 and 3, praise the Lord, hallelujah. Ang sabi po rito, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing that the trying of our faith worketh patience." Praise the Lord, hallelujah. Natural po na meron po tayong pagdadaanan na iba't ibang klase ng pagsubok, iba't ibang klase ng temptasyon. Praise the Lord. At kinakailangang matapang nating harapin ang mga pagsubok na yan. Praise God. Dahil yan po ang nagpapatatag sa atin. Knowing that the trying of our faith worketh patience. Praise the Lord. Yan po yung nagbibigay sa atin ng mahabang pasensya. Praise God. Kaya kailangan maging matapang tayo. Ang pinakamahirap pong, ang kinakatakutan natin mga kapatid, hallelujah, ay yung humarap sa mga pagkakamali natin. Yung tanggapin na tayo ay makasalanan. Yung aminin yung ating mga kasalanan. Yan po ang nakakatakot sa ating mga tao. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, sa mga duwag ay may bahagi doon sa nagniningas o nag-aapoy. Praise the Lord, yung sa dagat-dagatang apoy, may mga bahagi na yung mga duwag. So tayo po mga kapatid, sinabi ng Panginoon, "Fear not, for I am with thee. Be courageous." Praise the Lord, hallelujah. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. At ang alam nyo ba mga kapatid na ang pinaka-antidote sa pagkatakot mga kapatid, hallelujah, is love. Ang sabi sa John, 1 John chapter 4, praise the Lord, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ang sabi po mga kapatid sa 1 John chapter 4, verse 17, "Here is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as we is so we are in this world. And 18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love." Perfect love casteth out fear. So, kung punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, praise the Lord, hallelujah, pinalalayas ang lahat ng uri ng takot. Pumapasok ang tapang. Ang tapang sa pagharap sa lahat ng uri ng pagsubok. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po mga kapatid ay hindi iiwanan ng Diyos kahit na anong mangyari. The Lord is with us. Praise the Lord, hallelujah. "Fear not, for I am with thee. Only be thou strong." Praise the Lord, hallelujah. At ang sabi mga kapatid, hallelujah, ni David sa Psalms chapter 23, hallelujah, "Yea, do I walk through the valley in the shadow of death, and I will fear no evil, for thou art with me." Ang Panginoon ay hindi humihiwalay sa atin. Lagi siyang kasama natin, lagi siyang nasa ating puso. Praise the Lord, hallelujah. Huwag po tayong matakot. Praise the Lord, be courageous. Manatili tayong matatag, manatili tayong matapang. Praise the Lord, at kailanman hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Praise God. So mga kapatid, hallelujah, ito po lamang ang may aking maibabahagi sa salita ng Panginoon. Be courageous. Maging matapang po tayo. Huwag po tayong maging duwag. Praise God, sapagkat meron tayong bahagi sa dagat-dagatang apoy. Kaya po, binibilinan tayo lagi ng ating Panginoon. Fear not. Fear not. Be courageous. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong maging duwag.
lalo na sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Praise God. Lagi tayong maging matatag sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Huwag po tayong matakot na mag-share ng Word of God sa buong mundo. Praise God, sapagkat ito, praise God, ang kaligtasan, ang paraan ng kaligtasan ng lahat ng tao. Praise the Lord, hallelujah, praise God, hallelujah. So mga kapatid, maraming salamat po sa pagkakataong ito, sapagkat ibinigay sa akin ng Panginoon ang oras na ito upang ibahagi ang kanyang mga salita. At ang sabi nga, be courageous. Fear not. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you very much. Maraming salamat mga kapatid. At yan po lamang ang aking maibabahagi sa oras na ito. And maraming salamat Pastor Elden and Sister Helen Villarin sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa ay kahit sa kakaunting oras ay meron po akong na-share bilang bahagi ng kapurihan sa Panginoon. Let's give God the glory. Praise the Lord. Ang sabi nga ng ministry ito, online ministry, give God the glory. Praise the Lord. I will give the glory only to God. Praise the Lord. To the only one God. Praise God. Hallelujah. I worship your name, O God. Praise the Lord. Thank you for this great opportunity. God, hallelujah. We worship your name. We magnify your name. Hallelujah. Praise Him forever and ever and ever. Praise Him forever and ever and ever.